Praise God. Hallelujah. Happy anniversary to the whole ministry that is under the leadership of Pastor Bong and Doña Stella. Abundantly blessed Christian Fellowship. ABCF, we love you. Happy anniversary. And I declare the supernatural move of the Holy Spirit upon your lives at sa lahat na mga kasama natin po dito. Actually, we really miss you guys. We're supposed to be with you at this time. But dahil po dito sa nangyari sa buong mundo, number one, we can't just come to Macau. I know it's closed for the tourists. At the same time, we are also have a lot of restriction to travel. But anyway, the Word of God is never confined. The Word of God is never going to be imprisoned. The Word of God is powerful and active. It's going to release His power upon each one of us. Happy anniversary. And I'm declaring non-stop harvest to everyone in Jesus' name. Sige po tayong lahat tumayo. Yugyugin mo yung katabi mo. Sabihin mo, happy anniversary, non-stop harvest in Jesus' name. Happy anniversary, non-stop harvest. Thank you po. Hallelujah. Thank you. Let's all come before the Lord in prayer. Heavenly Father, we thank you for this beautiful, beautiful day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. We will be glad. We will celebrate your goodness and your faithfulness. We welcome you, Spirit of the living God. Have your way in our meeting, in this beautiful celebration of ABCF. At lahat, Panginoon, everyone that are just joining us, even those who are on the live streaming, and everyone that are new, they have come today to be able to celebrate and rejoice the goodness of the Lord. 8 years, it means new beginning. There's going to be a lot of new things that's going to happen in the name of Jesus. We welcome you. We depend upon you, Holy Spirit. This is your time. Transform us to become like Jesus, that we will bring glory to your name, and we will reach the gospel, the whole world, with the gospel of the Lord Jesus Christ. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Bago tayo umupo, sabihin natin sa tatlong tao, hindi ko alam kung pwede pang mag-shake hands dyan sa Macau, but sabihin mo sa tatlong tao, non-stop harvest, amen, I become like Jesus, amen. Praise God. So I'm very grateful to the leadership of Pastor Bong, at lahat ng mga leader natin, mga ministry leaders at mga manggagawa sa lahat ng mga life group at sa lahat ng mga very involved to serve the Lord. I want to salute you and I praise God for your lives. So today, as we celebrate the 8th year, and alam nyo ba sa Bible, ang number 8 is a new beginning. So, may bagong move si Lord. God is bringing you higher. Hallelujah. Higher. Say higher. God is bringing increase to your life, to your ministry, to your family, and to your faith and your finances in Jesus' name. Amen. Praise God. Today, let me discuss with you the very word that the Lord has given me to share. As we celebrate the 8-year anniversary, let me share with you becoming more like Christ, or becoming more like Jesus. Amen. I'm very excited to share with you these verses. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's read Romans 8:28. Praise God. Everyone, let's read it together. 1, 2, go. For God knew His people in advance, and He chose them. He chose you. He chose me to be like His Son. To be like Jesus. Say to your neighbor, to be like Jesus. Ang tanong, have you been praying to be like Jesus? Yung po yung kadalasan na nami-miss na maraming Kristiyano. Kaya po, prepare ng Holy Spirit sa akin itong message na ito. I've been praying that the Lord will give me the right message for this event. And the Lord was showing me, sabi niya, ask the people. Kasi ang kadalasan pinagpipray natin, magkaroon ng bahay, mag-increase sweldo, magkaroon ng asawa, magkaroon ng sasakyan. Ang dami po natin pinagpipray yung mga panlabas, material. Pero hindi po natin pinagpipray ito. Ito ho yun. And I think almost mga 7 months na
yung po ang nailagay namin sa puso ng mga taga Great Destiny. We start praying to be like Jesus. Lord, help us to be like Jesus. And pinagpipray mo ba yun, kapatid, na maging kagaya ka ng Jesus sa isip, sa bibig, ha, sa pagsasalita, sa karakter, dapat pati karakter. Ano po ang karakter ng Jesus? Di ba, yung love is patient, love is kind. I'm patient, I'm kind, I'm not boastful, I'm not proud, I'm not rude. Yun po yung karakter ni Jesus. So dapat po pinagpipray natin yung pati attitude. Si Jesus hindi matampuhin. Yun. Ang pasimungay ko tabi mo, sabi mo, si Jesus hindi matampuhin. Hallelujah. Love is patient and Jesus, remember, love is patient. Because God is love, love is God, so love is patient. Tayo po, like Jesus, we are patient, we are kind, we're not envious. Hindi tayo naiinggit sa promotion iba. We are not boastful, we are not proud, we are not rude, we are not self-seeking, we're not easily angered. Hindi tayo madaling magalik. Yan, yung mga kababaihan dyan. May mga kilala ko dyan, madaling tumataas yung mga kilay. So, dapat pipipray natin, hindi lang prayer na lumago, dumami ang tao sa church, magkaroon ng finances. Yes, it's important, but more than ever, we grow, we become like Jesus. Amen. Praise God. Dapat po yun. Kasi yun po, for God foreknew that His people in advance, He chose them to be like His Son. Na ang gusto pala ni Lord, hindi lang tayo maborn again, hindi lang tayo tumanggap kay Kristo, hindi tayo makakuha ng relihiyon, kundi hindi lang tayo actively involved sa ministry, kundi ang karakter natin, Paul, Lane, lahat tayo, Mavi, lahat tayo magiging katulad ni Jesus, David, lahat po tayo. Yun po ang goal natin dapat. More than the money, more than to pay all your bills, more than to pay your debts. Amen. So yun po yung gustong i-share ko sa inyo ngayon na I'm very, very excited nang makita ko po sa aking pag-aaral na si Jesus siya ang source. Source siya ng love. Source siya ng healing. Kahit saan siya pumunta, may gumagaling. Kahit saan pumunta siya, may pinapatawad siya. He is a person of forgiveness. He always forgive even the prostitutes. Okay? Even the woman of Samaria na may limang asawa. So, ang dami po niyang pinatawad. Siya ang source ng hope. Siya ang source ng blessing. Siya nag-multiply ng 5 loaves, pinakain niya thousands. Dapat ganyan tayo kung talagang we become like Jesus. It's more than words. It's more than just spiritual, okay, prayer. No. Whatever Jesus did, we will do. Jesus said, you will do the things I do and even greater things because I'm going to the Father. And today, you and I have the Holy Spirit. That's why we can do greater things. Isa po sa mga bagay na pinasalamat ko sa Lord. Sa panahon ni Jesus, walang ganitong technology. Nandito ako sa California, ha? Nakakapag-minister ako ngayon sa Macau. Nakakapag-minister sa iba-ibang lugar. Ha? Wala pong wifi noon. Panahon ni Jesus Christ, walang eroplano. Ang dinadaan na lang kaya may mga shipwreck, barko. So makikita natin, it's true, we will do greater things than this because while I'm preaching here in California, a lot of people get saved sa iba-ibang dako ng mundo. Dahil po sa pandemic na ito, ang dami namin, dumami ang tao sa Great Destiny, dumami po ang tao sa tawag nyo, life group, sa amin po, power group, dumami ang tao po. Why? Because everywhere we preach and the messages, the video is reaching thousands of people around the world. Hanggang Europe, hanggang sa North America, hanggang Asia. May mga nagme-message po sa amin from Pakistan. I have never been to Pakistan, okay? India, places like, you know, Norway. I have never been to Norway. So may mga lugar po na ganun. Nagpapadala ng mga messages because they just receive the video and they're so touched. Some of them transform. And so many of them, may mga galing po sa Mindanao na nakakilala sa Lord dahil po dito sa pandemic sa Word of God. So listen, that's our goal. If we want to be like Jesus, sabi mo, like Jesus, dapat si Jesus ang source na pinanggagalingan lagi ng preaching of the Word. Dapat nagpipreach tayo. Hindi lang si Pastor Bong. Hindi lang si Brother David. Hindi lang yung ibang mga tao. No. Hindi lang si Apostle. Si Jesus, to be like Jesus, to be like Christ, hindi lang po yung karakter, pati yung ginawa ni Jesus.
Amen? Amen? So I'm declaring to you, you will be like Jesus in Jesus' name. At ano po? So kung si Jesus ang pinanggagalingan ng healing, pinanggagalingan ng love, pinanggagalingan ng forgiveness, pinanggagalingan ng grace, pinanggagalingan ng mga blessings, and power. Power would be go out. Pati yung dinudugong babae, the bleeding woman, just touched the hem of Jesus' garment. Power come out, and she was healed. So alam niyo po yun, ang tawag po dun, Jesus was a bank. Jesus was a warehouse. Jesus was a storehouse. Jesus was a distributor of God's anointing. And I'm declaring, sino pong gusto na ikaw yung distributor ni Lord? Hallelujah. Taas nga ang kamay, tumayo nga yung gusto. I'm declaring na distributor kin Lord ng healing niya, ng power niya, ng grace niya, ng love niya, ng blessing niya. Release that in Jesus' name. Pati ikaw magpapakain sa may hirap, ikaw mag-i-encourage sa mga nanghihina. In the name of Jesus, you will always be distributing the anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Let's read Acts chapter 9. Ito po ay papakita ko paano naging like Jesus si Peter. In the times where there was a lot of persecution, when the church was growing. Let's go, guys. Hallelujah. Praise God. Basahin natin Acts 9:32 to 42. Let's read by NLT. Meanwhile, Peter traveled from place to place. Sabay-sabay po. Tulungan niyo ako. And he came down to visit the believers in the town of Lydda. There he met a man named Aeneas, who had been paralyzed and bedridden for 8 years. He said to Peter, Aeneas. Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. Ganun. Ganun yung authority ni Peter. Jesus Christ heals you. Bakit? Nakita ni Peter na ginawa ni Jesus ito. Okay? Nakita niya kung paano siya mag-command. Okay? Rise up. Walk. Okay? Inutosan ni Peter, ni Jesus, si Lazarus from the tomb. Come out! Lazarus, come out! So ginawa din po ni Peter kay Aeneas. 8 years bedridden. 8 years never walk. Okay? Get up. Roll up your sleeping mat and he was instantly healed. I'm declaring that the power of God comes upon your life na ikaw mismo magdadala ng healing sa pamilya mo. Sino may mga pamilya may mga sakit? Dali, tayo nga tayo. I'm releasing right now that the anointing, kahit na nagla-live ka at yung message na ito, yung video ito mapadala mo sa kanila, they will be healed and God use you to bring healing to the nations of the world in Jesus' name. Amen. I speak healing sa may mga sakit at karamdaman sa nakakarinig ngayon in Jesus' name. And the Bible says, then the whole population of Lydda, Sharon, saw Aeneas walking around. Hallelujah. And turned to the Lord. There was a great believer also in Joppa named Tabitha, which in Greek is Dorcas. She was also doing kind things for others and helping the poor. About this time, she became ill and died. Ang pagkakaiba po ni Aeneas, si Aeneas buhay. Si Dorcas, nagkasakit, namatay. Okay, so ngayon alam niyo na po kung saan ang gagaling ang pangalan ng anak kong firstborn, Tabitha. Okay, which means in Greek, Dorcas, a very strong woman. And a woman of faith, very generous, helping the poor. Okay? And was about this time she became ill and died. Her body was washed for burial and laid in an upstairs room. Kasi po sa Israelites, pag namatay ang tao, yung gabing yun, yun lang ang lamay, bukas libing na. Okay? So they were actually preparing Dorcas for burial. Okay? Now let's go. But the believers, say to your neighbor, but. Sabihin mo sa katabi mo, ha, mayroong gagawin si Lord. Lakasan mo, may gagawin si Lord. And I'm declaring to you, si Lord, kaya niyang lampasan yung inaasahan mo. Kung ang inaasahan nila ililibing na bukas, si Lord, lalampasan niya yan. Hallelujah. Kung ang inaasahan mo, ito lang, ang sweldo mo, pero si Lord, makakabuo ka ng bahay mo na kahit alam mo na wala kang pambili ng bahay. I declare that in Jesus' name. Amen. But the believers had heard that Peter was nearby at Lydda. So they sent two men to beg him, please come as soon as possible. So Peter returned with them
As soon as he arrived, they took him to the upstairs room. The room was filled with widows who were weeping and showing him the coats and the clothes Dorcas had made for them. So, dumating si Peter, nag-iiyakan. Alam nyo, hindi po ito first time na naranasan ni Peter to. Remember, there was another girl, okay? The centurion girl, okay? Na namatay din. Okay. Pero si Jesus ang nag-minister. Nakita lahat ni Peter kung paanong ginawa ni Jesus. Kaya ginaya din po niya. Remember, our topic is becoming like Christ. Kailangan matutunan natin kung anong ginawa ni Jesus, Pastor Bong. Ha? Nagbubuhay ng patay, pwede natin gawin yan ngayon. Nakaranas na kami dito sa Amerika, yung bata na buhay dito. Si Daphne, 15 minutes she died and she rose back to life. So when everybody was trying to cover her face because she's gone, but we said, no, we believe in the power of the resurrection of Christ in Jesus' name. At dinideklara ko, yung mga imposible, yung mga accounts na namatay na, yung mga dreams, oh, nararamdaman ko ang anointing ng Holy Spirit, yung mga dreams na namatay na, oh, halarabashadar, pati yung parang shinelled mo na, tinago mo na, tinabi mo na, hindi na ata mangyayari na magmamigrate ako sa Canada o sa America, hindi na mangyayari sa pandemic na ito, magkaka-business ako. I'm having a good news for you. I'm declaring right now, the Lord is resurrecting it right now in the name of Jesus. Yugyugin mo yung katabi mo, sabihin mo, I receive akin yan in Jesus' name. Amen. Amen. At nangyari po ito kay Tabitha. Tinan po natin kay Dorcas. But Peter asked them all to leave the room. Then he knelt. Verse 40, he knelt and prayed. Turning to the body, he said, "Get up, Tabitha." And she opened her eyes. When she saw Peter, she sat up. He gave her his hand and helped her up. Gaya ng ginawa ni Jesus. Alam niyo lahat ng ginawa ni Peter, ginawa niya lang kay Jesus. Ulitin ko po, lahat ng ginawa ni Peter, ginaya na lang ni Jesus. Becoming like Christ. So alam niyo, meron na pong example tayo. The greatest example is more than the disciples, the apostles. It's Jesus himself. Okay? At sabi po dito, then he called in the widows and all the believers and he presented her to them alive. Hallelujah! Praise God! The news! Verse 42, sabay-sabay! Ito po ang mangyayari. Mangyayari ito at dinideklara ko sa mga kamag-anak mo, sa mga relatives mo, sa mga kasama mo sa work, sa mga hotels, wherever you're working, pati sa bahay, sa mga amo mo. The news spread throughout the whole town. And many believe in the Lord because of you being used as God's instrument to declare the glory of God. Hallelujah. Praise God. So I'm very excited to share with you, mga kapatid, Pastor Bongs, Estella, and everyone, and Joshua. I'm very excited with you. I'm very happy with all the things that's happening with you. Son, see, we prayed for you. Remember, we prayed for you. And it happened. Every detail. And your dad and mom told me all the promotions and everything. You got what you have prayed for. We have prayed for. So, praise God. Una po, let me discuss three things today. The three S, if we will become like Christ. Sa bibig, sa isip, sa kilos, sa karakter. Hindi lang sa gawa, lalo na sa karakter. Number one, set it. Set it. Sabihin mo sa katanong mo, set it. Alam niyo po ba na our mind and our mouth is like a thermostat. Okay? My mind, as the man thinketh, so is he. Pag sinabing thermostat, alam niyo, very important. It's what you said, that's what you get. I'll repeat. What you said is what you get. Pag thermostat, ang air condition, siniset mo yung gusto mong lamig. Ikaw nagsiset. And then, kahit mainit na mainit yan, lalo na sa summertime, when you set it onto the good cooling atmosphere, biglang lalamig yan. Kung ano yung sinet. Dito po kami sa Amerika, papakita ko po sa inyo, thermostat namin dito ay Fahrenheit. Okay? Celsius din yan dyan sa atin sa Asia. I'm not sure with Macau, but one thing I know, yun, pag 16, malamig na siya masyado. Pag 18, tamang-tama yan. Pag 23, mainit na yan. So dito po, pag 83,
hanggang 100, napakainit na niyan. So, sineset namin, ang kadalasan dito sa bahay namin, sineset namin sa 77, 75, 76, 72. Ah, malamig yan. Malamig pa talagang masarap ang tulog niyan. Cooling ang sitwasyon. So, sino po ang nagsiset? Ganon din sa sasakyan. Yung aircon, ikaw nagsiset. Kung ano po yung gusto mong makuha. Yung bibig mo, Brad, sister, yung bibig mo, ha, yan ay thermostat. You have to set everything already. Kung ano yung sinet mo, yun ang makukuha mo. Kaya pag lagi mong sinasabi, wala akong pera, nakaset na yan. Hapasin mo nga tabi, naku po, ha, yun po yung nangyayari sa atin. Matagal ko na po itong nilalagi sinasabi, naku, mahina lang ako, lagi po may marami, ano, tao lang ako, tao lang. Naset mong tao ka, kaya balik ka ng balik sa kasalanan. Naset kang tao, yes, tao ka, pero may Holy Spirit ka. Yun ang pagkakaiba mo sa mga tao sa mundo. And I'm declaring to you, you will be like Christ. Ha? Sabi, eh kasi madali ako matukso, madali ako mag... Lalo na po yung mga impulse buyer. O, ayan, yan, yan. Yung mga hindi mo kailangan, hindi dapat binibili yan. Dapat nagsisave na kayo, yung mga mag-asawa. May mga asawa dyan. Dapat nagsisave kayo para sa future. Ha? Eh, biruin mo na palubog ka sa utang. Bakit? It's because mali yung mindset. Okay? What you set, ulitin ko po ha, what you set is what you get. So, right believing produces right living, guys. Right believing produces right living. Sabihin mo sa katabi mo, right believing produces right living. Hallelujah! You will get the right results. So, bakit po masasabi ko yan? Bakit ko masasabi yan? Kasi sinabi na yan eh. Everything that we need in life is already provided through our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Isip mo na ang isip mo. Now, it's already provided at the cross. When Jesus Christ died at the cross, isat mo sa cross 2,000 years ago, te, you are already healed by His wounded body. You are healed. Kaya pag nagko-communion tayo, dapat lagi pong dineclare mo, I'm healed, I'm healthier, I'm stronger, my youth is renewed like an eagle. Hindi nyo ba napansin si Apostle? Eh, pabata ng pabata. Bakit? Pag nagka-communion po ako, kahit hindi ako nagka-communion, nagde-declare ako, nakaset na, pabata ako ng pabata. Paganda ng paganda ang katawan ko, palusog ng palusog, at mahaba ang buhay. Bakit? 2,000 years ago, He took our sicknesses, He took our diseases, He took our infirmities, He took all our curses. Kinuha ni Lord lahat, and He redeemed us from the curse of the law. Kaya hindi plano ni Lord na ikaw ay kulang, laging baon sa utang, you are struggling. No, God never planned that way. And I'm declaring to you, nakaset na, ilagay mo doon, set mo, Lord, malaya ako sa kahirapan, malaya ako sa utang, malaya ako sa struggle in life, to Jesus Christ. I have a bountiful, prosperous life and a very good, healthy life and the whole family. In Jesus' name, receive that. Tayo in Jesus' name. Amen. So, bakit po? Let's read Ephesians chapter 1, verse 3. Everybody, please, David, can you help me here? Ephesians 1, verse 3. It says, come on, guys, everyone here. Let's read. 1, 2, go. Ephesians 1, 3. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realm because we are united with Christ. Mga kapatid, ito po, lagyan niyo po sa isip. Si Jesus, hindi po siya nag-struggle nang nandito siya sa lupa. 3 years siya nag-minister. Bata pa lang siya, alam niya kung ano meron siya. To our Lord Jesus Christ, God has blessed us with every spiritual blessing. Mga kapatid, everything that you need in life is already given to our Lord Jesus Christ. Iset mo na yan. Lahat ng kakailanganin mo. You are strong in your spiritual life. You are strong in your spiritual walk with God. You have the wisdom of God. Ask Him for the wisdom. Those who lack wisdom, let them ask. So mga kapatid, set mo na yan na hindi ka na mangungutang. Yugyugin mo nga yung tatlong tao, set mo na yan, hindi na ako mangungutang. Hindi ka na mangungutang. Dali, dali. Sabihin mo rin kay Pastor, dali, lakasan mo. Pastor, never again. Yan. Dali, sabihin natin, never again. Yan. Kasi po, alam nyo, mali kasi ang naiset natin mga Pilipino sa isip natin. Mahirap. O, kita nyo po, sinet nyo na eh. Mahirap sa Pilipinas. Again, wrong. Alam nyo ba si Joshua, yung anak ko po, and I give God the glory, na trinayin po namin si Dorcas, si Joshua, si Esther, na una,
alam nyo na po, marami na kayo natrinig sa aming mag-asawa kung paano kami nag-minister sa inyo. Sinat namin sa kanila, they will have their own businesses, they will be kingdom builder and provider, at tutulong sila sa pag-expand ng kingdom at magbibigay sa kanila ng Diyos. Sinat ko po kay Joshua kasi galing ako din po ay dati OFW. Pero nung the Lord have taught me through Dr. Yong Gicho that it's not the country that provides, it's God. Kahit na lumipat ka sa Canada, alam nyo po, may mga galing po dito sa Macau, okay, galing sa Hong Kong. Dahil po sa pandemic, marami nagme-message sa akin, galing na-meet ko na kayo, narinig ko na kayo sa Hong Kong, narinig ko na po kayo sa Macau, ganyan, ganyan. Nandun na sila sa ibang bansa, yung iba nasa Canada. Pero alam nyo, they're still struggling. Why? Why is that? It's not the country. It's what they set here. It's what they set here. Plus, pagdating sa Panginoon, ha, ganyan ang kamay nila. Naset na nila, kukulangin sa... Yung pala, pag naset mo na, Jerome, kukulangin ka talaga. Naset mo ni. So kung anong naset mo, yung po yung magkukuha mo. Pansinin nyo lang yung aircon. Biglang tayong tumahimik. See, very important to. The word set it. It means put it in place. Position it to possess. Alam nyo, ang taong nagbabasketball, hindi makakuha ng bola na nakaganyan. Hindi nakaposisyon eh. Hindi nakaset. Ganito yan. Yan. Ha? Para makakuha ng bola, may position. You position yourself to possess. In the spirit is the same. Okay? In the spirit is the same. 2 Peter. Hallelujah. 2 Peter 1:3. Oh, wow. I feel the anointing so strong right now. Come on, guys. Let's read this. 2 Peter 1:3. By His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. Could you ever imagine, through Jesus Christ, binigay na daw po ni Jesus ng Panginoon, ng Ama, lahat ng kakailanganin natin para mamuhay ng banal, para mamuhay ng prosperous, para mamuhay ng matuwid. I am releasing right now lahat ng kailangan mo. Release bago matapos ang 2020 in Jesus' name. Amen. At magkakaroon pa ng increase of promotion in Jesus' name. We have received all of this by coming to know Him. Sino po yung Him? Christ. The one who has called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. Ah, grabe! By His divine power, Pastor Bong, ha? Write niyo to. God has given us everything we need for living a godly life. Everything. So hindi nyo na po kayo. Ang problema, hindi natin yun ilagay sa isip natin. Lahat ng kailangan natin, pati yung mamumuhay ng banal, na hindi na tayo babalik sa kasalanan, eh, available na pala to through Jesus Christ. Bakit? The grace. He loves you. Ganun po ang nung mamatay si Kristo sa cross. Said it, He loves you so much that He gave you the grace. And what is grace? You don't deserve. I don't deserve. I don't deserve to receive favor. I don't deserve. You know what I deserve? You know what you deserve? We deserve to go to hell. We deserve death. We deserve condemnation. We deserve shame. Kahihiyan kasi makasalanan tayo. We deserve penalty, punishment. But God did not give it to us. Ang tawag doon, mercy. Hindi binigay ni Lord ang dapat sa atin, what we deserve. Ang binigay niya, we don't deserve. Ang tawag doon, grace. Amen? So yun po yun. Praise God. So, I'm declaring to you that like Peter, naintindihan niya yun. Kaya alam niyo po, ganun katapang si Peter na makita na si Aeneas. Alam niyo, pag 5 araw, 8 araw pa lang na may sakit, na stroke, madali pang pag-pray. Pero pag ilang buwan na, 8 buwan na, 3 taon na, very stiff na po yung katawan na hindi bedridden na. Sa gagamitin mo ito, the knowledge, hindi na uubra, hindi na maglalakad. Pero Peter set it already that in Christ, lahat ng kakailangan niyang pag-minister, kung kaya ni Jesus magpagaling noon, kaya din nila magpagaling ngayon. Hallelujah. Praise God. Kaya mo rin, Pastor. Kaya mo rin, David. Kaya mo rin, Mavi. You can be like Jesus wherever you are. And you don't need to bring them to the church. Kahit sa bahay ng amo nyo. Kahit sa opisina. Kahit sa
You know, if you're working in the hospital, you are working in the hotel, wherever you are working, God can use you like Jesus, like Peter. Somebody shout amen. So very, very important. Peter followed Jesus' lifestyle. What he was doing, very simple. He said, Aeneas, Aeneas, get up. Sabi niya, Aeneas, get up. Ganun lang po ang ginawa niya. Sabi niya, roll up your mat and go home. Walk. And basically, he walked. And the whole two cities, Lydda and Sharon, the whole population got saved. Wow. Dahil naset, dinideklara ko, ikaw yung powerhouse ni Lord. Hallelujah. Ikaw yung tambaka ni Lord ng kanyang anointing, ng power. And can I tell you what is power? Many people says, oh, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Alam niyo po ang definition natin ng power? I was upgraded during this time of pandemic. Grabe, ang dami po namin natutunan mag-asawa at buong pamilya sa Panginoon. Power is the ability to get the job done. Power is the ability to get results. And God has given you power through the Holy Spirit. When the Holy Spirit come upon you, ha, hallelujah, you have that ability to get results. Yet you have the ability to heal the sick. You have the ability to cast out demons. You have that ability to prosper in Jesus' name. Amen. Tanggapin nyo yan. Somebody shout amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang Lord. Glory to God. What a blessing to have this message shared to you guys. So, set it. Set it. Doon pa lang. Tapos na. I'm already done sharing with you dito po to become like Christ. And remember, 1 Corinthians 11:1, Paul said, follow me. In NIV, says, follow me as I follow Christ. Marami nagsasabi lagi, look to God, look to God. Huwag kayong titingin sa akin, kay Lord kayo tumingin. Kay Lord. Hindi biblical yan. Ang sabi nga ni Paul, follow me as I follow Christ. So grabe, dapat masabi po natin to sa mga anak natin, sa mga kamag-anak natin, sa nanay natin, sa kapatid natin, sa asawa natin, follow me as I follow Christ. Huh? Hindi lang dahil active lang tayo sa church. Hindi lang po dahil, oh, meron tayong mga games at meron tayong mga life group, kainan, yes, kainan, hindi. Character, life. Dapat masabi mo yun. Sundin mo ako, bro, sundin mo ako. Gaya ng pagsunod ko kay Kristo. Sundin mo yung saya ko. Sundin mo yung karakter ko. Sundin mo yung generosity ko. Lagi nagbibigay. Nagbibigay sa gawain ng Diyos. Nagbibigay faithful sa tithes and offering. Nagbibless ng mga pastor. Man of God. Nagbifeed sa mga mahirap. Anak, kopyahin mo ko. Follow me. Yan. Ito na po yun. More than material, more than money, is the character, is the lifestyle of the believer. Yan. Ngayon, yung mga katabi mo, sabihin mo, narinig mo yan? Kailangan masasabi mo yan. Follow me as I follow Christ. Can you read that? 1 Corinthians 11:1, go. Come on. Everybody, read it. 1, 2, go. Hallelujah. Praise God. Praise God. Ngayon, yug-yugin mo yung katabi mo, sabihin mo, oh, kailangan masabi mo yan sa akin. Wow. Hallelujah. Number 2. So, what is number 1? Set it. Number 2 is stirred up. Stirred up. The word is stirred up is to cause something to move up. Hallelujah. Huh? Yung pong pataas, I'm declaring, God is bringing you higher and higher and higher. David was sending me a message. Sabi niya, ang goal ko po, zero debt. Ngayon taon, ang goal ko po, more to be a blessing, more to be used by God. I'm declaring to you, David, receive that in Jesus' name. Pastor Bong, you're not going to bless. ABCF will not only be confined to Macau, but you will bless more and more nations around the world, and you will be able to establish ministries in different countries in Jesus' name. Amen. Praise God. The anointing is stirred up. Tingnan nyo po natin yung to cause something to move up. What is that? Tingnan nyo po ang set. Diba? What is set up, it must be stirred up. Ulitin ko. What is set up must be stirred up by the man of God. Si Peter, okay, believer na po yung mga sinadorkas. Okay? Pero,
Nung mamatay si Dorcas, tinawag pa nila si Peter. Bakit? Somebody has to stir up. Can you please show the picture of the coffee set? David, please. Everyone that helps me here. Yan, nakita nyo po yung may kape. Nakita nyo po yung mayroong asukal. Nakita na may gatas. Nakita natin may kutsara or kutsarita, teaspoon. Now, look at me. Eh, titinamba lang natin yan. Magiging kape ba yan na may inom? O ila mayroong maglalagay, may maghahalo. May maglalagay ng kape, may maglalagay ng gatas, may maglalagay ng asukal. Somebody has to put the water, hot water. So, alam nyo, and when you put everything there, pag hindi po yan hinalo, it's not go, you, nobody stirred it up. Look at me. All of it is going to be very, very, very bitter. Mapait! Okay? And I saw one movie, I was remembering this. See, Mr. Bean, many years ago, I remember his movie. It's really funny. Mr. Bean was in a hurry and he has to take the coffee, breakfast time, but he has to go. It was late. Anong ginawa niya? Naglagay siya ng yung tubig na mainit, nilagay niya sa bibig niya, naglagay, tapos uminag-inom, naglagay siya ng kutsarita, kumuha siya ng kutsarita ng kape, sinubo niya rin, naglagay ng asukal, naglagay ng gatas doon, at kinalog niya yung katawan niya. So it's not the way it's supposed to be. You know what? They asked Peter to come. Tabitha was. Why? Because somebody has to stir up their faith. Ananias' faith was stirred up when Peter said, "Get up!" And this time, the believers were stirred up nung dumating si Peter. Pero alam nyo yung mga widows, remember Jesus saying, it happened to Jesus, there was already complaining, oh, she's dead already, the girl, you know, yung anak po ng officer, 12-year-old girl, 12-year-old was already dead. And sabi, huwag mo nang abalahin si Jesus. Your daughter is dead. But Jesus said, do not be afraid, just believe. And you know what? Pinalabas ni Lord Jesus. Pinalabas niya. Sabi niya yung mga umiiyak, out. Ganun din ang ginawa ni Peter. Kinopya lang ni Peter. Why? Remember, become like Jesus. And you don't need to fabricate your own thing, people. Original si Jesus. We just follow Him. We are His. Kaya nga, Christian, follower of Jesus. So, alam niyo po ang ginawa dito ni Peter? Pinalabas. And he prayed. He knelt. He knelt. And then he said, Tabitha! Naalala niya kung paano ginawa ni Jesus doon sa batang babae. Get up! Talito kum! Get up and walk. Rise up and walk. And Tabitha, Dorcas, rise up. Hinawakan din niya yung kamay ni Tabitha para makabangon. Ganon din ang ginawa ng Panginoon. Peter was just copying. Friends, alam nyo, hanggat walang man of God, kaya may pastor, kaya alagaan nyo ang pastor nyo, alagaan po natin ang mag-asawang yan kasi sila po ang tagahalo ng ating faith. Kaya po kami dumadating din dyan, gaya ngayon, hinahalo din namin po ang faith nila. Yung po ang trabaho ni Apostle, na Apostle Sarah, we stir up the pastor's faith at yung isip nila, yung wisdom na mag-move to the next level. I'm declaring, ABCF, you're moving higher to the next level of anointing. Receive it in Jesus' name. And you know what? That's what happened. And Tabitha, get up. Buhay uli. Binalik niya doon sa mga widow. Nag-surprise sila. And can I give you another verse? See, naalala niyo po yung si Peter doon sa kasi John na magpapasok sila, magpipray. 3 o'clock in the afternoon, they were about to go to the temple and there was a crippled man, 40 years since birth. Doon na siya, lumpo. At alam niyo sa Acts chapter 3, 4 to 6, it says here, come on guys, help me here. Peter and John, look at him intently. Peter said, look at us. Sabi niya, look at us. See? And the lame man looked at them, eagerly expecting some money. Ang inaasahan, some money.
But God is going to exceed your expectation. When you look to people for help, many times ang mga tao madidisappoint tayo. Hindi nila tayo matutulungan. Pero when you look to God for your help, to God, to the source, I'm telling you, He will exceed. Lalampasan pa ni Lord yung mga inaasahan mo. Hallelujah. Sino kayo excited dyan? Lalampasan ni Lord na mangyayari yung mga dreams mo for the glory of God. And you will win the lost at all cost. Alam niyo po, itong last week, binababasa sa amin ng Holy Spirit, win the lost at all cost. Tingnan niyo po, dahil kay Aeneas, dalawang, nang maglakad na si Aeneas, dalawang syudad ang tumanggap sa Lord. Ito na si Dorcas na buhay. Hallelujah. And let's go to Acts 3, 4 to 6. Ito po yung lumpo, simula ng bata, dinala-dala doon sa nagpapalimos itong mamang ito, 40 years old. And he was looking at them, eagerly expecting some money. But Peter said, I don't have any silver and gold for you, but I'll give you what I have. In the name of Jesus Christ, the Nazareth, get up and walk. And you know what? This brings miraculous move of God. A lot of people get saved dahil po sa mamang yun. Stirred up! Stirred up! Lahat sila. Another one I will give you. Kaya kailangan po natin ang man of God. Kailangan natin ang apostle. Kailangan natin ang pastor. Kailangan natin si Elijah. Kailangan natin ang Elisha to bring us to our destination. In Acts chapter 8, naalala niyo po yung eunuch. Yung eunuch po ay siya po ang treasurer ng Ethiopia. The eunuch of Ethiopia. Acts 8, 30 to 31. And sabi ng Holy Spirit kay Philip, ha, sabayan mo ang eunuch, maglakad ka sa katabi niya. Kasi pasan-pasin po yung treasurer. And basically, amazing. Grabe, natutuwa po ako dito sa message na ito. I'm so excited. Come on guys, sabihin mo sa katabi mo, yug-yugin mo. Nakaka-excite. See, sabihin mo nakaka-excite. It's new. It's new. New is coming to us this year, 8-year anniversary of ABCF. Hallelujah. Praise God. Okay, Acts 8, 30 and 31. Philip ran over and heard the man reading from the prophet Isaiah. Philip asked, do you understand what you read? Sabi niya doon sa eunuch. The man replied, how can I unless someone instruct me? And he urged Philip to come up into the carriage and sit with him. How can you? Alam niyo po, dahil po dito sa pandemic nito, ang dami-dami pong nakakilala kay Lord. Bakit maraming tao na hindi nila naintindihan ang gospel? Unless a man explain. Si Philip, siya nag-explain. Binabasa niya ang book of Isaiah. He doesn't know what is that. It's about Jesus. About the coming of the Lord Jesus Christ. At alam niyo po, yan ang sinabi ko sa inyo, si Joshua, nasa Philippines siya. Hindi ko makalimutan yung testimony. Nag-dream siya. Nagsarado po yung manang chicken niya. But at the same time, he did not plan to go out of the country. He said, I'm going to have my own business. Na may invento ko ang recipe. And amazing, today, by the grace of God, habang pong ginagawa ko po itong video ito ngayon, dito, kausap ko lang namin siya kanina. Sabi niya, Daddy, grabe, mga artista ang aking mga clients from all over Metro Manila. Ang pa-delivery nila ng cheesecake, burnt cheesecake, ang egg pie. Alam niyo po, siya lang po ang nag-design, siya lang po ang nag-discover. He actually studied, nag-aral siya dyan sa Pilipinas. Nag-aral pa siya, nag-upgrade. Meron na siyang master, he's still upgraded. And he said, I'm going to have my own business. It's not going to be franchise anymore, I will do it. And miraculously, alam niyo po ang ginawa niya, patiently, he asked the Holy Spirit, Lord, use me for your glory, use me. I want to follow dad's and mom's example. Ako yung blesser, ako yung banko. Ano yung banko? Dinedepositohan at wini-withdrawhan. Brad, kung banko ka na lagi lang deposito, walang withdraw, wala nang pupunta sa iyo. Alam niyo po, kami ay banko ni Lord. Kasi pag binidepositohan, may wi-withdraw. Gaya po 'yan ng petty cash. Walang i-replenish pag walang disbursement. So, ganun din po yung mga tangke. Tayo ang tangke ni Lord. Tayo ang storehouse. Hindi po yon magpupuno ang tangke pag walang pagpuno pa. Kailangan maglabas ka muna, mag-release ka na muna. Sabi mo, release. Mag-release ka muna sa mga bahay-bahay ng tubig para punuan uli ang tangke yon. That's the way. And I'm so blessed
amazing. Ang dami po nakikiusap kay Joshua kung magpa-franchise. So I said to Joshua, let's seek the Lord first. That's no, don't move. And he said, Dad, ito, seed faith, ito para sa mga mission, sa feeding. And I'm grateful to my children. Kita ko kay Esther, ang dami pong scholarship na binigay kay Esther, nag-aaral siya dito. Ay, amazing. Pati si Dorcas, grabe. Pati kami, we can't comprehend. Bakit po? Na-set and they allow us. They don't only see us, Pastor Bong, very important to, Sister Stella, they don't see us as parents only, they see us as a man of God. Kaya ganun ang respect nila. Pag sinabi namin, hindi, ito ang word of God, sundin mo. First fruit, gawin mo to. Tithes, offering, blessed man of God. Ay, nako, inuunahan pa kami nila. Si Esther po, ang pinaka-youngest namin, makikipag-unahan pa pati sa dinner. Siya magbabayad. Ha, itong batang ito. So, makikita po namin that we see their heart, their faith is stirred up. Their faith is stirred up. And I want you to know that the power of God is available. What Jesus has done at the cross, it's powerful, available. It's the power of God. Para ang kuryente namin po dito sa Hayward, dyan sa inyo, may kuryente. Pero hanggat hindi mo i-on, set it on, it's not going to work. Hanggat hindi mo po ino-on. Di ba, pagpasok mo sa bahay, nag-on ka kaagad ng electricity? Same, it's available. Why can't you plug into the power of God? It's 24/7 available through Jesus Christ. And as I close this one, what is number one? Set it. Number two, stirred up. And number three, shining. You have to shine. And the result of this move of God to Peter, Aeneas, and Dorcas, people, cities come to the saving grace of God. Shining. You should shine like Jesus, reflecting brighter light. You're reflecting the brighter light. You're reflecting the power of God. And I'm telling you, brothers and sisters, this time we celebrate this beautiful anniversary. Let's ask the Lord to forgive us. Because marami sa atin, basta lang makasimba, basta lang maka-attend, makabigay ng 10 pataka. Tama na yan. Okay naman yan. No. Like Jesus, He was very generous. Like Jesus, He was full of love. Like Jesus, He was not a person who condemns. Like Jesus, He was never competing with anybody. Like Jesus, He was not jealous. Let's ask the Lord. Tayo po lahat tumayo. Let's ask the Lord to forgive us. Let's shine. Let's shine for Jesus. Father, I thank you. Hallelujah. Rabba kandra laba sandra laba shedra lebe. Ola ba katra laba shandra laba kandra lebe. Father, thank you, Lord, for this message. I thank you for the power of the Holy Spirit that's working mightily right now. Father, I thank you that you're leading every single person. Simula kay Pastor Bong, kay Sister Stella, ang lahat ng mga leaders, mga workers. Lord, every one of us, please forgive us. Would you say with me, please forgive me, Lord, for always focusing on myself, focus on self, rather than focus on you. Lord, forgive me for not praying to be like Jesus. Forgive me, Lord, for not that very generous to the kingdom of God. Laging isip sarili. Patawad, Panginoon. To become like Jesus is to be generous, to be loving, to be forgiving, and to always be a blessing and be filled with hope and faith. Father, say, Father, I ask forgiveness from all my sins, and I repent of all my sins. Today, I make you my Savior and my Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. At salamat po, Pastor Bong, sa lahat. Enjoy the anniversary. Happy 8-year anniversary, ABCF. God bless. I love you guys.